Mapagpalang araw po mga kaibigan. Nagagalak po ako na makasama kayong muli para sa ating Kingdom Devotion. Sa araw na ito, pagnilay-nilayin po natin ang aklat ni Esther, Kabanata 5, versikulo 1 hanggang 8. Basahin po natin ang mga ilang versikulo. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai, isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, "Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat kahit ang kalahati ng aking kaharian. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan." Sa mga bersikulong ito, makikita natin ang katapangan na ipinakita ni Reyna Esther. Katapangan niya dahil siya ay nakaharap sa hari kahit hindi siya ipinapatawag nito. Noong panahon ni Haring Xerxes, kung hindi ka ipinapatawag ng hari, ay parusang kamatayan ang ipapataw sa iyo kahit ikaw ay isang reyna. Subalit hindi ito inalintana ni Reyna Esther. Hindi naging makasarili si Reyna Esther. Inisip niya ay ang kapakanan at kaligtasan ng kanyang kapwa Hudyo kaya siya humarap sa hari. May mga bagay na pinapakita rito. Una ay ang pagpaplano. Pagpapang humarap si Reyna Esther sa hari, alam niya na kung ano ang dapat niyang gawin. Ikalawa ay ang paghahanda. Paghahanda dahil si Reyna Esther ay naghanda ng piging para sa hari at kay Haman. Inihanda niya kung ano ang kanyang kasuotan upang siya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng hari. Ikatlo ay ang paghihintay. Paghihintay dahil hinihintay ni Reyna Esther kung kailan at kung ano ang dapat at kung ano ang tamang panahon o tamang oras para sabihin sa hari kung ano ang totoo niyang kahilingan. At ang ikaapat ay ang pananalangin, pag-aayuno at pagtitiwala sa Panginoon. Bago pa nagplano si Reyna Esther, bago pa siya naghanda at habang siya ay naghihintay, siya ay humingi ng panalangin at pag-aayuno sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga kapwa Hudyo. Lubos ang pagtitiwala ni Reyna Esther sa Panginoon. Kaya niya ginawa ang mga bagay na ito. Alam niya na may katagumpayan ang kanyang gagawin kung kasama niya ang Panginoon. Sa buhay po natin ngayon, i-apply po natin sa ating mga sarili ang mga bagay na ito. Bago tayo gumawa ng plano, bago tayo maghanda, at habang tayo naghihintay kung kailan natin dapat gawin ang ating mga plano, matutunan po natin ang sumangguni sa Panginoon, matutunan natin ang tamang pag-aayuno, at magkaroon tayo ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Huwag din po tayong maging makasarili. Isipin din po natin ay ang ating mga kapwa, ang mga tao na nakapaligid sa atin. Huwag nating ituon ang ating isipan sa ating sariling kapakanan. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong buhay at banal na salita na aming napagnilay-nilay sa araw na ito. Maraming salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin tungkol sa pag-aayuno, sa pagpapaalala sa amin na dapat muna kami sumangguni sa iyo bago kami gumawa ng mga aming hakbangin sa buhay, bago kami gumawa ng mga plano habang kami naghihintay. At habang kami ay naghahanda, mahal na Panginoong Hesukristo, tulungan mo po kami na matutunan namin ang buong pusong pagtitiwala sa iyo. Maghari po ang inyong kalwalhatian dito sa sanlibutan at maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At ang lahat po ng ito ay aming isinasamot na langin sa iyong makapangyarihang pangalang Hesukristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa devotion sa araw na ito. Magkita-kita po tayo at magsama-sama sa darating na araw ng bukas sa gawain para sa Panginoon. Mayroon din po tayo mga church online services. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!